anyway, ito na pa naman yung mag-exam. Kaya lang na yung video. Alright! So, nandiyan dito na tayo sa ating Bible para sa ating pag-usap on earth preaching tonight. Ayan, so dito tayo napunta, no? Dito sa first year in faith. Para tutuot ko. Kasi kanina lang pinag-usapan natin kaniniwala, okay? Persevere in faith. Ito yung nandito sa 2 Thessalonians chapter 1 tayo, okay? Persevere in faith. But we have to give thanks for you at all times. Dear brothers and sisters in the Lord, Lord is Jesus. For God chose you from the beginning to be saved through faith and to be made holy by the Spirit. To this end, we call you through the gospel we preach, for the will to share the glory of Christ Jesus, our Lord. Because of that, brothers and sisters, stand firm and hold to the traditions that we taught you by word or by letter. May Christ Jesus, our Lord, who has loved us, may God, our Father, who in His mercy gives us everlasting comfort and true hope, strengthen you. May He encourage your hearts and make you steadfast in every good work and word. The word of the Lord. Thanks be to God. Okay, so ang ganda ng ating napulot or na-pick up sa Bible. No, we are not preparing anything sa Bible talaga pag nagbabasa tayo para nasarap yung Bible ninyo, binubuksan ko pa talikod sa akin. It's always a random pick para naman it's not my parang kagalingan na nag-practice na ako nito. Ganun, no? So, what is leading by the Spirit, yun lang din ang pag-uusapan. So, alam ko ang dami sa atin ngayon na may mga pinagdadaanan. Hindi nyo man masabi sa isa sa akin, dami nyo, no? Magbibilang natin sa ating mga daliri, ang dami ng mga problema, dami ng mga kabigatan, especially these days, talagang it's a big challenge for us na ang mahal kasi ng mga bilihin. Yes. Kaya ang mahal ng mga bilihin, kaya lahat tayo affected. Wala kung hindi affected sa nangyayari sa mundo ngayon. Especially here in the Philippines, kung kailan alam nyo na yun. Yes. Alam nyo natin lahat kung kailan nagsimula ito. Alright? So, sabi ni Father, we are going to hold on to our faith na hindi niya tayo pababayaan. And, hindi naman sinabi ni Father, keep praying, keep believing, and don't move. Para tayong sinuwan tamad pag gano'n, di ba? Sabi niya, keep praying, keep believing, and keep moving. Right? So, sa mga nag-move dyan araw-araw, nag-re-reels, gumagawa ng paraan, nag-tinda, nag-aalok. Congratulations to all of you. Alam niyo ba yun? Kahit minsan, naisip mo, hindi ako makabenta, nag-negative ka na. But because you keep on praying, you keep on believing, and you keep on moving, grabe yung pagpapalad talaga na mangyayari sa atin. Hindi kasi pinababayaan na gano'ng power yung mga tao na may paniniwala na kumikilos din. Kaya ang alam ko, sa darating ng mga araw, ay maswerte talaga tayo. Maraming blessings ang dadating. Yan. Hoping na lahat kayo ha, nakapag-mention mga names dyan, and hoping na lahat tayo ay talaga naniniwala sa ating ginagawa dito. Kasi pag pumunta kayo dito at hindi kinaniniwala, huwag na tayong pumunta. Alright? So yun na ang pakiusap ko sa inyo. Ako naman kasi, ginagawa ko lahat na makapunta. Meron lang mga pagkakataon siguro at hirang-hira na meron talagang problema na hindi talaga abot na aking kakayanan. So siguro, kanina-water na rin yung sabi, mag-rest ka muna. But of course, ako parang gusto ko talaga mag-gagano. Gumawa ko na parang kay Glee, parang gano'n. You can hear even your breath. Ayun talaga, na-stress na tayo. Alright? So yun, natanda natin, inhale, stay lang pala pag ganun. Okay? So yun, huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga nangyayari sa atin ngayon. So yung mga, sabi nga, minsan, hirapan tayo sa kahit isang tuka tayo, no? Hindi naman ito parating nangyayari, minsan kahit isang tuka tayo. But of course, kung mangyayari man sa atin ito ngayon, huwag kayong malungkot. Hindi ito araw-araw na isang kahit isang tuka. Yeah.